Mr. Arceo, may idadagdag lang ko sana ako. Suot-suot kasi ng asawa ko yung kalahati ng kwintas na to. Anong nawala siya? Baka lang humakatulong. Makakatulong yan, mga tol. Babalitaan ko agad kayo kapag may magandang balita. Salamat, Tom. Welcome. Sige po. Ella? Opo. Bago siya mawala, ma. Sabi niya sa akin, para daw hawak-hawak namin yung puso ng isa't isa. Ma, dala-dala ko ang puso ni Miguel. Kaya alam ko nandiyan lang siya. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Salamat, Ella. Salamat. Akala ko ba, inayos nyo na yun. Normal lang to, bossing. Nagre-recover lang yun eh. Pero natanggal ng bala sa binti niya. Ayos din ang lagay niyan. Buti nga may nakuha kong nurse na natanggalan ng lisensya. Mag-isa si Ella ngayon, Miguel. Matagal kong hinintay ang pagkakataong to. Ang matanggal ka sa buhay niya. Para unti-unti kita mapalitan sa puso at isip niya. Binalato ko na sa'yo ang buhay mo. Si Ella, kahit kailan, kahit ngayon, hindi ko magagawang isuko sa'yo. Hindi ko kaya. Oh, wala ka na namang kinain. Ilang araw ka lang ganyan. Baka magkasakit ka. Yeah, pasensya ka na, ya. Kailangan ko na umalis eh. Imi-meet ko pa si Mr. Arceo. Sige, o. Kanya-kanya muna tayong lakad. Para mas marami tayong magpunta ng lugar na posibleng pinaglulungkahan ni Carlos. Apo. Gito. Gawin mo na. Sige. Hello? Mr. Arceo? Mrs. Ramirez, may natagpon po kami bangkay. Mr. Arceo, bakit ko tayo pupunta ng ospital? Andun mo ba asawa ko? Nasa emergency ba siya? Okay lang hindi ba siya? Hindi sa ospital ang punta natin. Sa morgue ho, Atty. Ramirez. Morgue? Anong pinagsasabi ninyo? Bakit tayo pupunta sa morgue? Atty. Ramirez, hinihintay ho tayo ng pamilya niyo ron. Mr. Arceo, hindi ako pupunta ng morgue. Hindi ako sasama sa inyo. Kung gusto niyo, tingnan niyo na mabuti kung sino yung nasa morgue. Hindi lang asawa ko. Hindi pa patay ang asawa ko.